Ang hawak natin ay ito yung tinatawag na Taurus dual propellant airgun. Wow! Tinawag nila itong dual propellant kasi pwede nating lagyan ng high pressure air. Lagyan lang natin ng quick fill adapter. Ayan. Saka syempre CO2. Tanggalin lang natin to. Salpak na natin yung CO2 tank. Tama ba, kuya? Paano masabi? Okay, so yan yung kanyang pressure gauge para sa ating high pressure air. Bale, maximum lang nito is 2000 PSI. Ito yung maximum rating ng kanyang HPA ayon sa maker ng Taurus CO2 or dual propellant airgun. Hammer type. Ayan. Wood stock. Made out of steel. Yung main material na gamit dito sa kanyang airgun is steel. Meron din siyang serial numbers. Then, may dovetail railing sa taas para sa ating scope. Swing type yung kanyang loading mechanism. Dinagyan natin ng bushnell scope. Then yung kanyang barrel steel. Bale, ang original na barrel nito ay brass na sleeved with steel tube. Kaya lang pinalitan natin dahil hindi maganda yung kanyang groove at hindi maganda yung kanyang tama. Kaya bumili tayo sa Shopee ng steel barrel. Problema lang dito, talagang kinakalawang siya. So, solid na steel barrel yung nilagay natin. Kapalit ng kanyang brass or original na brass sleeve barrel na original mula sa maker. Ayan. Ito po lang ating airgun ay meron siyang haba na mula dito hanggang dito. Ano ka na sisira, ulo? Meron siyang 19.5 inches na haba ng kanyang barrel. Okay, so overall, kanyang haba ay 35 inches. Okay, so itesting natin. Bombahan muna natin ng hanggang 2K PSI yung kanyang tangke. Yan. So gamit natin ito, PCP pump. Tignan natin dito sa kanyang gauge para hindi masobrahan. Okay, so ito na yung ating testing. Wala mo nakatingin noon. Gamitan natin ng mature na bala. Yan. Mature pellet.
target natin mga 15 meters. Ayan mga bro, yung ating airgun na Taurus Co2 dual propellant. Mula sa 2K PSI, nakagawa tayo ng mahigit kumulang na 10 shots. At yun yung kanyang tama. Ngayon nasa 1K PSI na siya. Or below. Below pala ng 1K PSI. That's it guys. Thank you.